klase ako dito ng flat pedal. Ito yung mga bago lumalabas ngayon na flat pedal, mga ganitong design, and yung mga classic na flat pedal, yung mga ganito. Yan. Kumbaga, meron pa siyang protection dito. Parang may protection pa siya dito. Ito yung old, ito yung mga brand new, yung mga bagong modelong flat pedal. Pero ang pagbaklas nito ay same din ng katulad dito. Ayan. Merong plastic dito. Tutungkapin mo lang ito ng screw para makita mo yung nut. Same din dito. Dito din. Ayan. Tutungkapin mo lang ito para makita mo yung nut. Tapos gamit ka ng socket wrench. Kung wala naman socket wrench, kahit yung long nose na price, pwede rin yun. Tara, simulan na natin. Ito yung nut nyo. Yan. Yan yung tatanggalin natin. Para ma-repack natin at mabunot natin itong pinaka sa loob. So, para mabunot natin yan, gamit muna tayo ng pang-ipit. Vice grip. Pitin lang muna natin dito sa kabilang dulo. Pang-kontra. Tapos, yung 12mm na socket wrench. Ito na yung tornilyo. And washer. Tapos parang meron pa siyang lock nut sa loob. Pag hindi nyo madukot, gamit na lang kayo ng parang chani tweezer. Ayan, nabunot na natin yung pinaka parang may lock nut pa sa loob. Tanggal na natin. Ayan, nabunot na natin yung pinaka ehe ng pedal. Ganito yung basic basic na pagbaklas ng mga flat pedal. Ayan. Lilinisan natin pero tatanggalin na natin yung buritas and lumang grasa tsaka papalitan natin ulit ng bagong grasa tapos ibabalik na natin ulit yung buritas. Kumuha na ako ng lumang t-shirt. Ganito ako pag ganito, pag magre-repack. Yung lumang t-shirt na basahan, diretso na doon yung bulitas. Ayan. Diretso na doon by linis na. Yan na yung yan yung bulitas na lininisan natin. Ayan, ganito lang yung paglinis. Dukutin na lang ninyo ng daliri ninyo. Madudukot naman eh. Para matanggal yung lumang grasa, pati yung mga putik na pumasok sa loob. Ayan. Tanggal na yung lumang grasa. Ayan. Lalagyan na natin siya ng grasa. Thank you.
Ay. Gamit na lang kayo ng tsani para maalay ninyo na maayos. Hindi ko lang alam kung meron ng carbon pedal na ginawa na ngayon. Lahat na yata ng parts ng bike may mga carbon na rin. Hanggang sa hubs may carbon, manivela carbon, seat post carbon, rim set carbon, handlebar carbon, stem carbon, saddle carbon na rin. Yung pedal na lang hindi pa ako nakakita kung meron na bang carbon ngayon. Pero kung may carbon na rin, comment na lang kayo sa baba kung anong brand. Kasi hindi pa ako nakakita nun eh. Super gaan na. Pero malamang itong ehe nun, malamang hindi to carbon. Kasi kailangan din pa rin ng tibay na susupport mismo dun sa body. Yan, naisalpak na natin lahat ng bulitas. Na align ko na rin ng maayos. Sasalpak naman natin ngayon yung pinaka ehe na niya. Dito sa part na to, dito kayo maglagay ng medyo maraming grasa. Pagdating dito, pahira na lang yung lahat hanggang dun sa may thread. Parang ganito. Ganto lang. Pangit naman kasi pag sobrang rami. Misa dinuluwa din. Importante nito na may grasa din sa loob para maiwasan yung ingay. Kasi yung friction yung nagiging cause ng ingay sa pedal eh. Pag wala na siyang grasa at natuyuan. Kala mo eh, meron ibon na naipit. Ngayon, sasalpak na natin. Damit muna siguro kayo ng daliri. Para naikot lang natin siya na maayos. Pag kumagat na dun sa thread, ikutin lang nito. Yung pinaka-ehin niya. Yan, ipitin lang yun ng long nose yung lock nut. Parang lock nut yan. Pag ganito yung ikod, yung medyo may kagat siya, ibig sabihin masikip, luwagan ninyo, kailangan freewheel ito. Huwag naman maluwag na maluwag ha, at hindi naman masikip na masikip. Kailangan nakakaikot lang siya na maayos na parang walang kumakagat. Ayan, ito parang may kumakagat pa siya. Luwagan lang ninyo. Babalik na natin yung washer. Yung washer niya, hindi siya bilog ha. Para siyang may lock washer. Para pa siya, hindi siya bilog na bilog. Palatandaan niyan kung saan yung ilalagay yung doon sa ehe. Para kumagat siya.
Ayun, para maigpitan natin, gamit kayo ng vice grip sa kabila. Pampihit ang kontra. Tapos ito, i-lock na natin. Ngayon, para malaman nyo kung maganda yung pagkakapihit ninyo at pagkakalagay ninyo ng lock nut, lock ring, yung nut. Wala siyang alog. Ayan. Pag itong iinin nyo, hawakan nyo at hilahin ninyo. Dapat walang alog yan. Hindi siya sumasama. And smooth na siya yung ikot niya. Wala nang kumakagat. Ayan. Pakiramdaman ninyo na wala siyang walang kumakagat. Ibig sabihin, hindi masikip yung pagkakabalik ninyo at hindi naman maluwag na maluwag yung pagkakabalik ninyo. Sakto lang. Yun yung tamang pagre-repack at pagbalik ng mga piyesa sa loob. And the last part, yung takit na niya ng plastic, ibabalik na natin. So yun guys, yun ang basic repacking ng flat pedal. Kahit ano pang itsura ng flat pedal na meron doon sa bike ninyo, basta flat pedal yan, hindi self bearing. Ganun yung pinaka basic repacking. At madali nyong matututunan. Para sa mga beginner and newbie. So yun guys, ang basic repacking ng flat pedal. And salamat sa mga nanood nitong video. And don't forget to like and share. Subscribe and hit the bell button para sa mga susunod na nating videos. Ayan. At para na rin ma-notify kayo. Let's save mga paps.